Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. So, maraming nagtatanong sa atin, no, mga kaprinting, no, lalo na yung mga bago, yung kakaroon pa lang nila ng L3210, L3150, L3110 o yung kaparehas nito na mayroong merong scanner. So tinatanong nila kung paano mag-scan. So may dalawang paraan na kong ginagawa para para makapag-scan. Number 1, itong Epson Scan 2 na application, no. Ayan. So itong Epson Scan 2 application, kasama to sa pag-install ng driver. So ang gagawin ninyo, ayan, kung wala yung icon na to, halimbawa nawala yung icon na yan, naka Windows 11 kayo, kung Windows 10 nasa bandang kaliwa yung search, i-search nyo na lang Epson Scan. Ayan, lalabas yung Epson Scan 2. Ayan. Pero kung meron kayong icon dito sa desktop, i-click nyo lang yan, double click nyo lang yan. Then, dito sa taas, makikita nyo kung ano yung printer na meron kayo, no? Ito, sa case ko, Epson L3210, yan. Kung meron kayong L3150, L3110, o iba pang printer na parehas nito, yung 3-in-1, ganyan din. Then, ang gawin nyo, may application na, no? Preview nyo muna. Yan. Preview. Then, kasi walang nakalagay na laman yung loob, kaya blanco pa. So, halimbawa, maglagay tayo dito ng i-scan natin. So, halimbawa ito. Ayan. Itong image format, pwede nyong palitan na kung PDF or JPG. Kung i-edit ninyo, pwedeng JPEG o JPEG or PNG. So, sa case ko, ang pipiliin ko, JPEG, no? Then, click ko uli yung preview. Yan. So, halimbawa, kasi yung iba, no, ang pagkakamali ng iba, lahat ini-scan. Yan. Eh, may hindi ka naman kailangan dyan, tulad ng background na white, di mo naman siya kailangan. Kumbaga, makakasano pa yan, eh. Makakatagal pa pag nag-edit ka, no. Lalo na kung marami kang i-scan. Tapos, ang kailangan mo lang, yung party lang na, ano, halimbawa, picture, yung isang mukha lang yung kailangan mo. Dun mo lang ilagay itong ano, no. Itong nakikita nyo itong broken line na square. Ayan. Itapat nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong i-scan. Nagagalaw naman yan. Ayan na nagagalaw. Halimbawa, itong party lang na to yung gusto kong i-scan. Ito lang yung may i-scan. O kaya gusto kong i-print yung buo. Ayan. Halimbawa, ayan. Ayan. Yung RC photo paper lang yung may i-scan. Ayan. So, maglagay tayo ng iba pang halimbawa. Itong picture ng anak ko. Para mas maganda. Yan. Preview natin uli, no? Click natin yung preview. Ayan. Then, halimbawa ito, yung buo. Ayan yung buong ano. So, kung tinatamad na kayo kasi paling yung pagkakalagay ninyo, ipantay nyo. Ma-edit nyo naman siya sa Photoshop para pumantay. Pero kung gusto nyo hindi na kayo ma-hassle, i-ano nyo na lang, ipantay nyo na lang dito sa, ano, bago nyo i-scan. Ayan. Then, ayun, halimbawa, itong lang mukha ang gusto nyong i-scan. Yan. Yan, selection na yan. Yan lang, ano, yan lang yung may i-scan. Then, click na yung scan.
Then makikita nyo yung folder, sa document siya mapupunta. Doon mo siya hanapin. Ayan. Then natapos na. Kita natin dito yan. Eto. Preview. Eto na siya, oh. Then click na, open natin sa Photoshop. Yan, pwede na siyang i-edit. Then, pwede din rekta na sa Photoshop. Punta kayo dito sa file. Ayan yung pangalawa. So, makikita nyo dito sa import, yung printer na merong scanner. Same process din. Ang kaibahan lang dito, hindi siya masisave sa documents. Mapupunta na agad sa Photoshop. Pero pag hindi niyo siya sinave, hindi siya basta-basta mag-auto-save. Kailangan i-save niyo muna, i-save niyo pa yung in-scan niyo pag sa Photoshop. To, i-click natin yung Epson L3210 series. Nakalagay unavailable, no? Teka lang, nag-error. Naka-in-use. Kasi ito naka-in-use, no? Close muna natin tong app na to. Then yan, nag-error. Ayun, may error kasi, no? Kaya ulitin natin. Ayun, pagka hindi pwede siyang naka-open na sabay, no? Yung application ng Epson tsaka i-import mo sa Photoshop. Ulitin natin. Ayan, on muna na. So, preview ulit. Ayan. Same process, no? Galawin ko para ano, kasi ulitin natin. Ibahin ko yung ano. Galawin natin yung ano. Preview ulit. Ayan. Yan. Tapos, ito lang yung gusto kong scan. Tapos, click ko yung scan. So, dito wala nang option, no? Kung PDF ba siya o PNG o PDF. Yan. Yan. So, close natin yan. Yan, pwede nyo nang i-edit. Pero hindi pa siya naka-save, no? Dun sa kanina, naka-auto-save sa My Documents. No? So, pag PDF naman, no? Yung gusto mo mag-scan na parang sa PDF, di ba? May page 1, page 2. Ang pipiliin nyo, PDF. Click natin. So, dito mga ka-printing, no? Kung gusto mong, mag-edit ng pages o magdagdag ng pages, ayan, meron siyang option dito, add or edit pages after scanning. I-check nyo lang yan para may second page, no? Try natin to. Scan. Tapos, add, no? Click natin tong add. Nakikita nyo dito. Click natin add. Nag-scan uli, no? Try natin yung edit, no? Edit. Yan. Pangalawang scan na yan. Then, try natin yung edit. Ayan. Dalawa. So, pwede pa uling mag-add. Yan. Ganyan lang po. Kaya lang, syempre, yung sa scanner, baligtarin nyo na lang. No?
Pangatlo na. Yan, pangatlo na. Limbawa, yung kabila naman, hadakuli. Yan. Pang-apat na. Yan, apat na. Pwede mo siyang i-edit, no, kung ilipat ng pages yan. Pwede mong rotate. Pwede ka mag-delete. Yan, aralin nyo na lang po, no, mga ka-printing, no. Tapos pwede nyo na i-save. Yan. Tapos pwede nyo na i-view. Yan. Tatlong documents. Pag-aralan nyo lang po, no, mga ka-printing, no. Ayan, no. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Yan. Huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa Bentech. So yung pantay-pantay, bala, maano naman eh, na-edit naman. Kasi ano, ang ano lang dito, mas maliit kasi dun sa A4, no? Kaya, syempre, pagka sinalang nyo yan, hindi siya mapantay, no? Corrections ko. Yan. To, pag-aralan nyo na lang din to, yung mga function nito. Yan. Mas madali siguro kung buong A4 o buong letter size. Kasi kung maliit yung documents mo sa next page niya, syempre hindi naman tayo perfect na maglagay lang ng ganyan. Pwedeng tumagilid, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ayun lang po mga ka-printing. Aralin nyo na lang po, ma-improve nyo naman yan eh. Basta importante, naturo lang po natin kung paano mag-scan. Yan, i-maximize nyo lang yung mga printer ninyo, explore kayo, research, yun lang, mas matututunan nyo rin po yan. Yan, kami guide lang po dito, hindi namin mabibigay talaga yung sobrang perfect na ano, tutorial. May mga times din na medyo sumasablay din po kami. Yan, maraming salamat.